Magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po natin sa video ito ay tungkol sa mga nutrients or fertilizer na kailangan ng ating halaman. So, umpisahan po natin sa pangunahing pangangailangan muna ng halaman para mabuhay. So, nandyan po ang sunlight or ang liwanag ng araw. Pag sinabi po natin liwanag, pwedeng hindi liwanag ng araw yan, pwede ring liwanag na galing sa umbilya or sa ilaw. So, kaya po yung mga indoor grower na kapag palaki sila ng halaman kahit sa loob ng kwarto, yung iba pa nga sa loob ng cabinet, no? Ginagaya po nila ng ilaw yung liwanag ng araw. Kung tawagin po yung ilaw na yon ay mga grow lights. So, una po dyan ang liwanag. And then, nandyan din ang tubig. Nandyan ang hangin. Of course, yung growing medium sa pareho nating na nasa container gardening. Pagdating po sa growing medium, may ibang ginagamit dyan. Yung ibang growers, pwedeng tubig kagaya ng hydroponics, no? As an example. And then, yung ating i-discuss na isa pang kailangan niya ay nutrients. Dito po sa lahat ng pangangailangan ng halaman, dalawang bagay ang kailangan nating maibigay sa kanila. Kasi yung liwanag, nandyan ang araw, yung hangin, nandyan na rin siya. So, ang kailangan nating maibigay ay tubig at nutrients. Yung tubig po, na-discuss na natin sa kung paano magdilig ng halaman. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay nutrients or fertilizer. At ang magiging focus po natin ngayon ay ang tinatawag na macronutrients. Sa macronutrients po, tatlo ang kinukonsider na macronutrients. Yan ang nitrogen, phosphorus, at potassium. At ang initials po nila ay NPK. So, normally po, pagka bibili kayo ng fertilizer, lalo na at branded, may makikita kayo nakalagay na NPK sa pakete. Kagaya po nito, 16-20-0. Ibig sabihin, 16% nitrogen, 20% na phosphorus, at 0% na potassium. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon, ano ba ang trabaho ng bawat isa sa kanila? Umpisahan natin sa nitrogen. Ayan po. Ang nitrogen po, ang trabaho niya ay para tumulong sa pagpapalaki ng halaman. So, after the seedling stage, papasok na ang halaman sa tinatawag na vegetative stage. At doon po ay kailangan ng nitrogen para tulungan siya lumaki. At sa nitrogen, makakaroon siya ng malulusog na dahon at bibilis yung kanyang paglaki during the vegetative stage. Sa example po ng nitrogen na nabibili commercially, yan po yung chemical fertilizer na tinatawag. Isa po dyan ay ang urea. Okay, kulay puti siya na parang asin. Okay. At ang urea po ay may composition na 46-0-0. Ibig sabihin, 46% nitrogen siya. And then, wala siyang phosphorus, wala rin siyang potassium. So, 46%, ibig sabihin, yung remaining 54% niya ay mga fillings na lang, fillers, halimbawa, para mabuo yung kanyang granules. Okay. So, importante po sa urea, pagpapasok na sa flowering stage ang halaman, dapat ito ay itigil na or bawasan ang application niya. Ngayon, ano naman ang senyales na ang ating halaman ay kulang sa nitrogen? Ang una pong senyales niyan ay naninilaw ang kanyang dahon. So, example po niyan, ito po ang dalawang dahon. Itong nasa kanan, kung makikita nyo, ay green na green ang kulay at ito naman ay medyo madilaw. Ito pong nasa kaliwa, na hawak ko, ito ang merong sign ng nitrogen deficiency. Okay, so kulang siya sa nitrogen. Ito pa po ang isang example. Ito ay bagong tubo at kahit maliit pa ang dahon ay naninilaw na siya. So, ibig sabihin po nito ay kulang siya sa nitrogen. So, kailangang dagdagan.
Pagkulang sa nitrogen, mapapansin din ninyo na napakabagal lumaki ng halaman, no? So halimbawa, meron kang seedling na parang isang buwan na, eh ganito pa rin kalaki. So isa pong senyales 'yan na kulang sa nitrogen ang lupa, ang iyong growing medium. So kailangan magdagdag sa ganitong seedling na meron ng permanent leaves, pwede magdagdag ng 3 butil or 4 butil ng urea na malayo sa main trunk ng seedling. Ang pangalawa po ay phosphorus. At ang phosphorus naman ay nakakatulong din siya sa pagpapalaki ng halaman, no? Ang isang special na function ng phosphorus ay para sa root development. Okay, root development para po maging maugat or gumanda at dumami ang ugat ng ating halaman. So, halimbawa, kung napapansin niyo na bakit malaki na yung halaman pero wala pa ring ugat, no? Kagaya po nitong aking bell pepper. Wala pa ring malinaw na ugat na nakikita sa kanyang baso. So, ito po ay maaaring isang senyales na kulang siya sa phosphorus. Nakakatulong din ang phosphorus sa pagpapabulaklak ng halaman at pati na rin sa pagpapabunga. Okay? Ang phosphorus po, ang isang function niya ay para mapabilis ang pag-mature ng halaman. So instead na tubo lang siya ng tubo ng dahon, eh pagdating niya ng maturity, mag-uumpisa na siyang mamulaklak. Okay, ano po naman yung mga senyales or signs of deficiency ng kulang sa phosphorus na halaman? Una po, mabagal ang kanyang paglaki. So para ding kulang sa nitrogen. And then hindi siya namumulaklak. Okay? Kung mamulaklak man siya, ay kakaunti lang at nalalaglag pa. So yan po isang sign ng kulang sa phosphorus. And then meron din discoloration ng dahon. Bukod doon, pwede mo ring mapansin na parang kumakapal or nagiging leathery yung dahon. So example po ng dahon na kulang sa phosphorus ay ito, no? So nagkakaroon siya ng discoloration. Dito sa mula sa puno ay parang kulay purple or dark blue or purplish ang magiging kulay, and then magkakaroon siya ng mga spot. Okay? Yan po ang isang sign ng phosphorus deficiency. So isa pa rin po ito, yung meron mga spot na ganito sa dahon. Okay? And then, yung panghuli po ay potassium. Example po ng potassium ay ganito sa chemical fertilizer, kung tawagin ay potash. Okay? Ang potash naman po or potassium ay kailangan para sa photosynthesis. Tumutulong po ito para sa magandang pag-absorb ng tubig at nutrients ng halaman. No, kailangan din siya during the flowering stage. At ginagawa niyang matibay ang halaman, malalaki yung sanga, malaki yung katawan. So ang purpose po ng potassium ay for overall healthy plant. Okay po, para maging malusog ang halaman, lumakas ang kanyang immune system, at para magkaroon din ng malalaking prutas at malasa na prutas sa halaman. Pagdating naman po sa mga senyales ng kakulangan sa potassium, madali po makita sa halaman yan sa mga dahon. So isa na po dyan ay pag napansin nyo na tumatangkad lang yung halaman, bakit manipis yung kanyang trunk at pati yung kanyang mga stems ay manipis din, no? So parang wobbly o kaya leggy ang inyong halaman. Isa pa po dyan ay naninilaw ang mga dulo ng dahon. No, example po ay ganito. Maninilaw po ang muna ang mga dulo, ang mga gilid ng dahon, tapos matutuyo kagaya nito. Okay, ito po ay nagumpisa na matuyo pero nagumpisa muna siya na naninilaw. Dahon po ito ng kamatis. Okay? Isa pa pong senyales ay pagka nalalagas ang kanyang mga dahon. At pagkulang din sa potassium ay mabilis na tatamaan ng sakit ang halaman. Kasi nga po, ang potassium ay tumutulong na palakasin
yung immune system ng halaman. Yan. Dahil ang potassium ay importante sa halaman, ibinebenta rin ito separately kagaya ng nitrogen. Sa nitrogen in the form of urea, sa potassium naman po in the form of kung tawagin nila potash, no? Muriate of potash. At yun po normally ay 0060. Okay, so halimbawa po ito ay muriate of potash, 0060. Ibig sabihin 60% po ito na potassium, 0% ng nitrogen, 0% ng phosphorus, at 60% potassium. So yung remaining 40% niya, mga fillers na lang po yan para mabuo yung granule. So ito po, pwedeng ihalo sa tubig, idilig sa lupa, at pwede rin i-spray. So ang macronutrients po, yun yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium, matatagpuan din yan sa mga fertilizer na kung tawagin ay complete, no? Dito po, example niyan ay triple 14 na karaniwang nabibili sa mga agricultural and poultry shops, no? Yung po may mga tindang patukan ng manok, normally meron din sila nitong triple 14 na tinatawag. And this triple 14 may come also in triple 15 or triple 16 or triple 20, but normally po ito triple 14. At yung kulay niya minsan kulay gray, ito po parang kulay beige naman itong triple 14 ko dito. So depende lang po sa supplier yan. Ang generic po na triple 14 ay pwedeng maihalo or tunawin sa tubig, so pwede rin siyang idilig na nakahalo na sa tubig, or pwede rin siyang ilagay ng i-broadcast lang sa paligid ng halaman, no? Ihalo sa ibabaw ng lupa and then didiligan. So kung tawagin po ang triple 14 ay complete fertilizer, kasi taglay niya na yung tatlong macronutrients na kailangan ng halaman para lumaki hanggang sa magbunga. Pero bukod po sa macronutrients, meron pa ring mga micronutrients actually na kailangan ang halaman. Actually, meron pong secondary nutrients na kailangan, kagaya ng calcium at magnesium. Pero sa ngayon po, ang ating main topic ay yung kanyang mga macronutrients na kung tawagin for short is NPK. Para doon po sa mga bago pa lang magtatanim or nag-aaral pa lang na magtanim sa container, please remember po na iba ang pag-fertilize sa mga halaman na nakatanim sa container at sa mga halaman na nakatanim sa lupa. So, ito lang po yung advice when it comes to container gardening for beginners. When it comes to chemical fertilizer po, ano, it is better to under-fertilize than to over-fertilize. Kasi po, pag na under-fertilize lang ang halaman, kulang siya sa fertilizer, mapapansin naman natin yan sa itsura ng halaman, sa kanyang dahon, halimbawa kulang ng nitrogen, so madali nating ma-supply agad yan. Pagka po kasi na over-fertilize ang halaman, ay pwedeng patay agad siya at hindi na natin ma-recover. Hindi na kayang isalba ang halaman. So, remember, for beginners, mas maganda ng kulang sa fertilizer kesa masobrahan sa fertilizer ang ating halaman. Ito po yung pagdating sa chemical fertilizer. Pero pagdating naman po sa organic fertilizer, ang organic fertilizer po ay kompleto sa macro and micro nutrients. Okay, kompleto na siya at walang overdose. So sa mga beginner, mas maganda po na gumamit tayo ng organic fertilizer, kagaya po ng compost at ng halimbawa vermicast or vermicompost. At yung mga chemical fertilizer po, ito actually pang-augment na lang ito or pandagdag sa pangangailangan ng ating halaman. Kasi naman po, ang organic fertilizer ay maliit na porsyento lang ang macronutrients niya. So, example po, dito sa specs ng aking sako ng vermicast, sinasabi dito na ang kanyang nitrogen is only 1.89%.
Ang kanyang phosphorus naman is 2.49%. At ang kanyang potassium is 1.4%. So, pagdating po sa mga halaman na heavy feeder, yung malalakas kumain ng nutrients, ay kulang po ang maibibigay ng vermicast or ng compost. Kaya tinutulungan sila ng chemical fertilizer kagaya ng triple 14 or kagaya ng urea. So yung urea po, pagka masyadong madahon, halimbawa ang halaman, halimbawa baging yan, ampalaya, patola, no? Yan kailangan tulungan ng urea. Kasi pag compost lang ay napakaliit at mapapansin nyo mabagal lumaki ang halaman. Okay, pero ang kagandahan naman sa organic fertilizer na kagaya ng vermicast at compost, meron silang mga micronutrients, pareho ng calcium, copper, no? Magnesium, manganese, zinc. Okay? So, yan po ang konting paliwanag when it comes to NPK. Sana po ay nakapagbigay sa inyo ng dagdag kaalaman. Okay, kung gusto niyo pong magkaroon ng idea paano i-apply ang fertilizer, meron po akong video, how to apply fertilizer to plants in container. So, pwede niyo pong balikan lang. Makikita niyo doon kung paano mag-apply, especially po ang chemical fertilizer, kasi dapat po ingatan natin ang overdose. Pagdating naman po sa references, you can check these references. Doon po sa may hilig magbasa, so you can check this website, gardeningknowhow.com, livinghistoryfarm.org, sa Wikipedia, History of Fertilizer. Sa YouTube po, merong NPK University. At dinidiscuss extensively kung ano ba yung NPK na kailangan ng halaman. Meron din pong website, agi-horticulture.tamu.edu. Also, YouTube channel po si Gary Pilarchik, The Rusted Garden. At of course, isa sa mga sources ko po, references ko, ay yung aking sariling karanasan at observation sa mga halaman. Okay? So, yan po ang mga basic na dapat malaman tungkol sa macronutrients na kailangan ng ating halaman. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!